kwatsero at hindi tayo masaya sa nangyayari, ano? Sapagkat si Lenny ay medyo may katigasan ng ulo. Yun. Bubugin ko na to eh. Sa pangaral. Bubugin natin sa pangaral. At i-remind natin palagi kung ano yung tamang gawin. Ayan. Lenny, ano bang usapan natin dati? Kung iyo pang naalala. Yung... tungkol sa pera, yung binigay ko sa'yo. Nangako ka kaya, nasa vlog yun eh. Opo. Oo. Nagagamitin mo lang sa emergency. O yun, yun po sir, ma'am, na ano po eh, padala po sa sasama po. Ba't mo ginawa? Kasi po ano eh, wala na po siyang pagkain doon sa kulungan. Bali, yun po, napadala ko po sa kanya. 750 po. Pero nag-usap tayo, di ba? Opo. Ba't binaliwala mo yung usapan natin? Ang kabilin-bilina ng sponsor, gagamitin mo yon in case of emergency. Dahil meron kang mga anak na maliliit, kung medyo sa gabi sumakit ang tiyan yan at kailangan mong bumili, tumakbo ng gamot. O kaya kung anong kailangang emergency, alam mo yung emergency? Yung biglang pangangailangan ng hindi mo inaasahan. O ano na ang gagamitin mong pera ngayon? Wala ka ng pera. Wala na po pala akong pera. Kasi naipadala ko po sa asawa. Oh, ngayon. Bali po, ihipo sana ako ng sorry po. Padala ko kasi yung pera ko sa asawa. Ang nagbigay sa'yo ng, ang sponsor na nagbigay sa'yo ng upuan at okay, ng kuna at ng 1,000 ay si Inay Alaskan. Ayan. Umingi po sana ako ng pasensya po kasi 1,000 po binigay niyo. Hindi, padala ko po sa asawa ko. Yan po, hindi po sana ako pasensya. Sorry po. Doon sa mga iba pang... sa mga sponsor ko po. Sorry po kung nagawa ko po ito. Ba't mo ginawa yun? Masyado mo bang mahal ang asawa mo? Mahal ko po kasi ang asawa ko, mami. Oh, pero ikaw ba mahal ang asawa mo? Hindi, ang pag sinabi ko, ikaw ba ay mahal ng asawa mo, eh, hindi ibig sabihin pag-ibig o kung ano man, ha? Ang pagmamahal ng isang padre di pamilya ay responsable sa kanyang pamilya. Opo. Pero ano po eh, yung nagawa niya lang po siguro yung dahil sa barkada po. O, kita mo, yun nga eh. Hindi po. Bakit niya, siya nagbabarkada kung meron siya pamilya? Sorry po sa lahat. Sensya na po talaga. Ngayon, gusto kong itanong sa'yo, kailangan ng sagot mo yung nanggagalit sa puso at isip mo, ha? Gusto mo bang balikan ng pamamalimos? Kasi po, ano sir eh. Hindi, so ngayon, gusto mo pa bang balikan yon? Ayoko na po talagang balikan, sir. Oo. Kaya lang po, wala po, ano po kayo ngayon doon? Ayaw mo na po, ayaw mo kong balikan. Eh, kung ayaw mo nang balikan, ano ba, gusto kong malaman sa'yo, kami ba ay nakatulong ba sa'yo? Oo, sobra-sobra po. O na-istorbo ka na ba namin? O napapakilaman ba namin ang buhay mo? Gusto kong marinig sa'yo eh. Kasi kapag ka, oo, napapakilaman namin ang buhay mo. Kasi sir, meron po sanang sasabihin. Sige, sabihin mo, ano yun? Kasi po, yung tinawagan ko yung asawa ko, sabi po niya sa akin, mas makinig po ako sa kanya kasi asawa ko daw po siya. Ano nga, sige. Ano yung sinabi niya? Yung sinabi niya, yung sinabi ko lang po sa Bulacan po, doon po ako maninirahan. Okay. Yung sinabi po niya, oh, bakit sino ba mas pipiliin mo? Yung tumutulong sa'yo, yung asawa mo. Baka hindi mo naman pinaliwanag sa kanya ng maayos. Papaliwanagan ko po ng story mo. Kasi mabilis na po malubat ang cellphone. Mabilis malubat ang cellphone mo? Opo. Ayun. Hindi mo ka, di, dapat sinabi. Hindi mo kami ganun ano yung tamang pagkagabigay mo ng info sa kanya? Yung tamang istorya o tamang salita? Yun po. Yung sabi ko po, yung tumutulong po sa akin dito, sabi kong ganun. Meron silang bahay sa Bulacan. Bali, doon daw po nila ako patitirahin. Tapos ngayon po, sabi po niya, paano naman daw po siya sa bala? Hindi, mali kasi.
Ang usapan natin kahapon, napakalinaw. Dahil sa kalagayan nyo dito, ayan o, diba napakahirap ang sitwasyon nyo. Yung pader na yan, anytime pag umulan na magdamag, pwedeng gumuho. Madadaganan kayo. Kaya nag-offer sa inyo na may lupa sa Bulacan na available, papatayuan ng bahay ng sponsor, bibigyan ka ng panghanap buhay. Ang dahilan, ang purpose nun ay sa inyong kaligtasang mag-anak. Kasama nung lima mong anak na yan. Hindi yun ang sinabi mo sa asawa mo. Kaya ang tanong sa'yo ng asawa mo, sino ba mas importante sa akin ka, maniniwala kasi ako asawa mo. Mali kasi ang iyong pahayag. Hindi po kami gano'ng anyway, ganito na lang ha. I-schedule ko, napuntahan ko yung asawa mo at mag-usap kami. Ha? Ngayon, sa susunod na punta ko ron, kung medyo ano man yung mapag-usapan namin, siguro babalik tayo doon, kasama natin si Bulak. Magsama tayo ng anak mo kung kinakailangan at kung papayagan para kayong dalawa mag-usap. Ha? Pero... Hindi po talaga niya papayag, sir, kung sa Bulakan po ako, ayaw niya. Eh, kaya kasi nga... Sabi po niya, may bahay naman kayo dyan, di ba kailangan niyo pang lumipat doon? Doon pa naman nga sa Bulakan? Kaya nga, matatawag mo bang bahay yan? Diyan mo, ano? Diyan mo patitirahin yung lima mong anak? Kasama niyo na pati aso? Ayan, masasabi mo bang bayan? Barong-barong yan eh. At saka tandaan mo, meron tayong, hindi naman yun eh. Kahit na pinayagan tayo ni Chip na tumira kayo dito hanggat nakakulong ang asawa mo, maganda nga sana at pumayag na. Kaya lang ang problema yan, yan nga oh, yung pader na yan, may crack eh. Paano kung umulan sa magdamag, biglang gumuhit, daganan tayo rito, o daganan kayo rito. Diba? Paano na? Yun ang sinasalang-alang natin, yung ano mo, yung inyong kaligtasan. Diba? Oh. Ngayon, ang gawin natin, paliwanagan natin ang asawa mo na ganun. At sana maintindihan niya. Ngayon, pwede mo sabihin sa kanya, magtiwala ka lang sa akin, kung mahal mo kami ng mga anak mo, magpakatino ka yan. Huwag mo kong hihingan ng pera kasi wala akong may ipoprovide na pera. Wala akong may ibibigay sa yung pera kasi alam mo naman, wala akong hanap buhay. Kung may tumutulong man sa atin dito, ganun, eh, pasalamat tayo, tinutulungan tayo. Pero hindi nangangahulugan na pwede tayong bigyan ng kayamanan o pera. Tandaan mo, yung mga sponsor na tumutulong sa atin ay laging kanilang iniisip yung mga bata, ayun, yung sanggol na maliit na yun, o. Yung limang anak mo na yan. Kaya nandito kami lahat dahil sa mga yan. Ayan o, ang lambi ni John Michael o. Ayan o. O, ito po yung 2 years old, nakasama ng bunso na yon. Nakaray-karay ng nanay, ano? Ayan o. Ayan. O, kita mo, 2 years old lang yan. Kasama ng ano, ng nanay, mamalimos. At saka yung bunso, nakarga ni Bulak, ayan o. Ayan. Dinadala nila doon sa overpass ng Kogyo, doon sila naman malimos. Kung tutusin, may kaso ka dyan kasi sinasama-sama mo yung mga anak mo para sa pamamalimos eh. May kaso ba yun? Oo, bakit wala? Hindi, dati pa, malita po ito. Anong wala? Hindi ka lang na-champuhan. May kaso yan. Ito pa. Bawal mo lumabas kasi ang bata. Alam mo naman may COVID eh. Kaya nga nagalit ako sa'yo. Tainik. Diba? Ang sabi ko sa'yo, hindi ka na babalik sa Papa Malimos hanggat may kinakain kayo. Opo. O, yan ang pangako ko sa'yo, di ba? Opo. O, gawin mo yun. So, I kill. Ano to? I kill. Michael! John Michael! Hi! At saka si Marley. Marnie. O, John Michael, si Marnie. Ando si Makmak at si Kuya niya. Tingnan mo nga. Ito si Tisoy. Ayan, tulog na oh. Saka si Tisoy. Hinili-hili na ni Bulak. Ayan guys. Tulog na. Tawa lang. Sana, Lenny, ano, tumino ka ha. Dahil ako pa ako na inip sa'yo. Susihan tayo. Marami akong tutulungan. Iiwanan kita rito. Iiwanan ka namin dito. Iba tutulungan namin. Maniwala ka. Sana, maisip yung sinasabi namin. Pahalagahan mo, kasi kami, sinto mo, gumugulong na ako dyan, oh.
ha? Lahat kami, ha? Kumbaga yung oras namin, nilaan namin sa'yo. Sana gawin mo yan para sa mga anak mo. No? At huwag ka makinig doon sa... Ang asawa mo, pag nag-uusap kayo, ganito sabihin mo. Magpakabait ka dyan, pag-usahan mo yung iyong pagkakamali. Kaya ka nandit dyan para... Magbago po siya. Magbago ka, ituwid mo ang iyong pagkakamali. Ha? Hindi ka nandyan para magbakasyon. Hindi, parang ano sir, magbabago pa ba? Ano ba? Eh, kaya nga, kung hindi na siya magbabago, eh ano pang purpose, ba't kailangan mo siyang antayin pa? Hindi, kaya baka magbago pa po daw, sabi niya. Ulit? Sabi po, eh paglaya ko, babe, magbabago na raw siya sa'yo, sabi niya. Patunayan niya, hindi gawin niya, sa gawa, hindi sa salita. Sa gawa po talaga yan sa'yo. Ha? Kasi ako, pagka ako nainis doon eh, inis na inis ako sa kanya, alam mo bakit? Padre di pamilya siya eh. Tatay siya nung lima mong anak eh, na yung responsibilidad niya, inaatang niya sa'yo. Di ba? Gano'ng kahirap yan? Sa kanya, sa kanyang pananagutan yun eh. Pina-obligasyon niya yun sa inyo. Alagaan ka niya, mahalin ka niya, kasama ng mga lima niyong anak, anong ginawa niya? Nagbarkada siya at nag-addict. Diba? Napakalaking yung pagkakamali nun. Tapos ngayon, magdidemand pa siya sa pagkain o anuman. Libre sila sa pagkain doon. Ang gobyerno may budget para dyan. Maniwala ka sa akin. Bawal sa batas yun na ikukulong sila na gugutumin. Bawal sa batas yun. Meron talaga nakalang pundo ang gobyerno para sa mga taong nandyan sa kulungan para sila ay gumaling, matuto, magbagong buhay. O, yun talagang totoo dyan. Kaya yung sinasabi ng asawa mo, hindi totoo yun. Ha? Kung nagkakautang-utang siya ron, bakit siya nagkakautang-utang? Ay, libre magkain niya eh. At saka ganito yan. Nandun na nga siya nakakulong, dapat tigilan niya na rin yung biso. Siguro sir, sa ano, sigarilyo po siguro. Yung paninigarilyo kasi, walang dulot na maganda sa katawan. Kahit saan mo tingnan, kahit bumili ka nga ng sigarilyo, may mga picture na nakalagay doon eh. Nasusunog ang baga, nasisira ang mga katawan. Kasi wala nga, po kasi silang, ano, nagdudulot ng cancer ang sigarilyo. Na hindi maintindihan ngayon ng mga, sorry doon sa mga naninigarilyo dyan ha. So yun, Lenny, huling ano mo sa kanila? Sir, ma'am, sorry po sa lahat ulit, ma'am. Sorry po ako sa 1,000 po na yung nagastos ko po. Pasensya po na lang ako. Pag sorry, huwag mo nang ulitin. Opo. Oh, ano ba? Unlimited pang sorry po. Nangako ka bang hindi mo na ulitin? Hindi na po ma'am, hindi na po. Sorry po talaga. Ito, recorded yan ha? Opo. Kapag ka ikaw sumira na wala na tayong magagawa. Wala na po sir. Opo. Okay? Opo. Ayun guys, napangaralan ko na si Lenny, ano, sana matuto siya dahil napakasayang po ang pagkakataong ito. Napakarami pong gustong humingi ng tulong na hanggang ngayon hindi po natin nakakalinga, ano, at yung iba po hindi po natin natutuklasan pa, no, yung ano kaya lang, eto nandito na tayo, andyan na, sasayangin niya pa. Oo. So, pag-isipan mo maigi, Lenny, ha? Ha? Dahil kami, hindi kami nagbabakasyon dito. Nag-uubos kami ng oras para kayo ay matulungan, masakluluhan. Ha? Sana pahalagahan mo lahat yun. Kita mo si Ma'am Christina. Shout out kay Ma'am Christina Hardman, ano? Napaka hands-on niya. Lagi siya pupunta rito. Kahapon, nagluto na naman ng merienda. Makaroni po? Makaroni. Ang dami, di ba? Inaalagay mga anak mo. Pinaliguan yung baby mo. Di ba? Ginupitan. Ayan. So, ganun. Kung ganun, bakit niya ginagawa yon? Dahil parehas kami ng mga adikain. Kumusta naman ang gupit? Okay lang po. Ayun po. Tinalihan ko na po sir eh. Ayos, okay na pakiramdam mo? Okay na po. Maaliwalas na. Hindi na po gano'ng mainit sir. Hindi po. Yan, ma-press ko pag na po. Pag naligo ka,
sabunin mo na rin yung utak mo, linisin mo na rin para tumino ka. Hugasan mo, sabunin mo yung utak mo na yan para wala na mga toxic dyan. Para tumino ka. Sayang ah. Sayang po talaga. Para lang sa kinabukasan, isipin mo, ito ah. Ang plano natin, iparehistro yung mga anak mo. Wala pa mga rehistro yan. Wala pa po eh. Hindi natin alam kung magkano babayaran yan. At pag na-rehistro na yan, i-schedule natin binyagan. O, oh, di ba? O, oh, saan ka pa? Diyan po sir, sana meron po diyan sumbahan. Di na lang po. Hindi, basta kung sumunod ka lang, ipaplano natin lahat yan. Ha? Sumunod ka lang sa mga plano natin kasi para yan sa kinabukasan ng mga anak mo. Kung maglalakihan niya at wala silang kahit na anong documents, wala silang kahit na anong papel, kawawa naman yung mga yan. Kawawa. Lahat ngayon na kailangan, nasa legal, di ba? O, halimbawa, mag-apply ng trabaho, walang birth certificate, paano? Hindi po makakapag-apply. Diba? O, walang binyag, o hindi sila Kristiyano. Yung bas-bas ng Panginoon sa kanilang espiritu at sa katawan, wala. Wala po. O, ikaw ba marunong magdasal? Marunong naman po. Magdarasal ka ba? Sa totoo lang ha, ito ha. Mayroon nagsasabi. Ano po, nagbabasa na po ako ng Bible, sir. Nagbabasa ka ng Bible? Opo. May natutunan ka naman. Meron naman. O, ganito kasi. May nagsasabi sa ating mga viewers na kami daw, kung ito nga ang viewers na sabi ko, 2 years na kayong tumira dito. At yung mga anak mo, pakalat-kalat, hindi nagkakasakit. Alam mo ba ang sabi ng mga viewers natin? Sinusubaybayan sila ng Panginoon. Kasi nga, napakahirap para magkasakit pa, di ba? Opo. O, ganyan yun. Mahirap po talaga, sir. Yun ang sinasabi. Tapos kami, sinabi nila na parang, sugo, ginamit din kami ni Lord para sakluluhan tayo. Oo, yun nga po, sir. Oo. Eh, ba't ngayon parang ikaw eh, pasaway? Di ba? Asawa ko po kasi, sir. Pasaway din eh. Huwag kang magpapano sa asawa mo. Basta pagka every time na nag-uusap kayo, sabihin mo lang na huwag kang mag-alala dito kahit nahihirapan ako, sobrang hirap ko. Tinataguyod ko yung mga anak natin. Ayun nga po sinasabi ko rin sa. Ngayon, kung ikaw naman ay importante kami sa sayo, magpakatinong ka dyan para makalabas ka at magkasama-sama na tayo magpamilya. Ayun nga po. O, yun ang sabihin mo. Magbabago na naman daw po siya, sabi niya. Pag... Tulungan mo sarili mo dyan, dahil nangyari na yan. Opo, andyan na po yan. O, pagsisihan mo, magpakatinong ka na, at kami, magsisikap ako dito kasama ng mga anak mo. Opo. Para naghihintay kami sa iyo. Yun ang sabihin mo. Huwag mo sabihin na may mga vlogger dito, nagbibigay ng gano'n, nagbibigay ng ganyan, nagbibigay ng pera. Huwag mo babanggitin yun. Kasi lagi kang hihinga ng pera nun. Yung sinabi ko lang po yung ano, yung sabi niyo po. Kaya ko po tinawagan dahil nga po, paalam ko lang po sa kanila, sa kanyang ano, hindi po sa Bulacan. Hindi nga, ano nga, kaya nga nangyari yon na, opa, balik na naman tayo eh. Kaya nga nangyari yun na inuupirang ang ano ng sponsor, ang iniisip ng sponsor, yung kaligtasan yung mag-iina dahil nga yan, sino sasaklulo sa iyo dito kapag gumuho yan? Araw man o gabi, daan-daan ang laki ng sasakyan dyan, di, kawawa naman kayo, mababaon kayo ng buhay dyan. Ayan, binalasan na natin si Lenny. Pinangaralan na natin ang optam, ano? Nangangako naman siya na hindi na maulit. Mahal lang talaga niya asawa niya. Pero pinamili natin siya eh. Ano bang gusto mo? Balikan mo yung dati mong buhay o sundin mo na lang kung ano yung mga advice sa'yo, na mga good advice sa'yo. Ayan, so medyo kanina napaiyak siya. Dahil siguro na-realize niya. Mali kasi yung mga report ng asawa niya na nagugutom daw sila doon at nagkakautang daw siya doon, kaya ito namang si Lenny ay nag-aalala sa asawa, siyempre tatay pa rin ng mga anak niya to, no? Kaya ganoon na lang siguro ang kanyang pag-aalala. Guys, para magkaroon tayo ng peace of mind pari-parehas, isang araw pasya lang po yun sa pulungan, at kung pwede kong makausap doon, pwede kong dalawin. Dalhan din siguro natin ng pagkain, ano, kung pwede, grocery. Para magkausap lang kami. At ipapaliwanag ko lang sa kanya yung mga plano natin. Ano? So yun guys, abang-abangan nyo na lang ang mga susunod pa natin gagawin. Ano?
Maraming maraming salamat at sa walang sawan yung pagsubaybay sa ating mga vlog. At sa mga napadaan lang yan, baka naman pwede nyo pre-subscribe nyo na ang aming channel. Kasama ng mga team, ang team gawa, kasama ni Provinciano Ungas sa Isla Bonita, si Kaitlog, si Bulak, Bulak Bolero, no? Ito po ang grupo ng team gawa, na patuloy po gumagawa ng pagtulong sa ating mga kababayan mas nangangailangan at nakaramdam ng paghihirap sa buhay. Ayan guys, maraming maraming salamat at walang nakarating na naman kayo sa dulo ng ating video. Bye bye! Ingat po tayo palagi. God bless! Tuloy mo lang ang laban, Pilipinas!